Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga batang Maynila, mga kababayan namin sa lungsod ng Maynila. Mukhang nananghalian ang iba sa inyo. At saktong-sakto naman, kami po ngayon ay live kasalukuyan dito po sa tanggapan ng inyong lingkod sa Manila City Hall. Bilang aming pagbabatid ng impormasyon sa inyo na merong mga napabalita noong ilang araw na nagdadaan na tungkol sa mga karne na ibinibenta sa mga palengke. Para po sa kaalaman ninyo, ito po ay isa pong panawagan, maikling panawagan lamang. At para na rin sa impormasyon at kapanatagan ng mga nanay, tatay, o mga magulang na namamalengke sa lungsod ng Maynila. Dahil dyan sa mga napapabalita tungkol sa mga karne at patungkol na rin sa baboy in particular, no? Kami po ngayong araw na ito ay pinatawag ko po ang dalawang leader o dalawang head, no, ng ating ahensya ng gobyerno kung saan ang pangsyon ay mapanatiling malinis lagi ang mga binebentang karne, no, sa lungsod ng Maynila. Inatasan po natin si Dr. Santos, ng head ng inspection unit ng Veterinary Inspection Board, at saka si Dr. Bordeos ng Veterinary Inspection Board, OIC, na kung saan to intensify yung ating nagiging kampanya laban sa botsa o mga hindi ligtas na karne na binebenta sa palengke at mga iba't iba pang pamilihang bayan. Kaya po natin yan ginawa para ito po ay mga preventive measures na pwedeng at kayang gawin ng mga lokal na pamahalaan katulad ng lungsod ng Maynila. Ang katunayan, mga kababayan, bago pa man napabalita itong mga problema lalo na sa baboy, no, ay ang lungsod po ng Maynila, sa maliit naming kaparaanan, sa tulong ni Dr. Santos at ng kanyang mga kasamahan namin na kawani din ng pamahalang lungsod, sa pamumuno ni Director Bordeos ng BIB, ay simula po July 1, no, tayo po ay as we speak today, no, tayo po ay nakahuli na o nakakumpiska, no, ng mga karneng hindi dapat maibebenta sa mga palengke o pamilyang bayan at mga karneng hindi ligtas kainin. Hindi ligtas, maaring baka marumi ang proseso, hindi sa tamang pasilidad kinatay o nilinis, o kaya baka may sakit. Kaya po, as you can see, no, ito po yung buong report. Basahin ko po sa inyo, ano, baka para lang for your reference. July 4, 400 kilos. July 7, 61 kilos. July 7, 40 kilos. July 7, 15 kilos. July 7, 149 kilos. July 9, 66 kilos. July 17, 420 kilos. July 17, 50 kilos. July 25, 105 kilos. July 25, 167 kilos. August 6, 4 kilos. August 6, 4 kilos. August 6, 5 kilos. August 7, 200 kilos. August 14, ito po yung pinakamalaki, halos nasa isang dump truck po namin ito nakuha, no? 850 kilos.
August 14, 150 kilos. Ang total po na nakumpiska na natin na mga karning hindi ligtas sa tingin ng aming mga inspektor, ng aming mga doktor o veterinaryo na kanin ng ating mga kababayan ay 2,689 kilos na po ang nakumpiska natin sa loob ng isang buwan at 22 araw nating pamamahala. So, ayan po, ihalo-halo, no? May mga baka, baboy, manok, at ultimo pambalot ng langgunisa, no? Na nakita natin na nahuli ng inspektor natin na hinuhugasan sa ilalim ng tulay. Alam ko po kumakain ng iba sa inyo, pero but rest assured, we will not stop. We will continue. We will pursue. And we will try to protect the interest of our consumer and the people of Manila. Ngayon, ito po ang mga paalala namin sa inyo, no? Sana po ay maging gabay ho ito sa inyo, ano? At mga dapat gawin ng mamamayan o kami at kami rin, no, sa ating mga enforcement unit. Kayo po ay maging vigilant kung saan galing ang karne. Kaya mahalaga po sa amin o sa mga nagninegosyo naman ng karne, ha. Ito naman hindi naman para sa inyo lamang, hindi lang para sa amin, kundi para sa mamamayan ng lungsod. Na kaya importante na may health certificate ang buhay na baboy na na pinapasok sa Maynila. Maigpit, nabilin ko yan sa ating Veterinary Inspection Board. Pag nakatay na po ang baboy galing sa labas ng Maynila, kailangan merong meat inspection certificate. Yan, katulong natin dyan ang NMIC, no? At ang BIB pa rin. Mula sa slaughterhouse na pinanggalingan, nakatunayan na dumaan sa inspection ang karne. Okay? Ibig sabihin, para po sa kardi, yung baboy na buhay o yung hayop na buhay, may sertipiko na yun ay walang sakit. Pagkakatay, may sertipiko ulit na yun ay malinis at ready for consumption. At siyempre, katulad na nabanggit ko kanina, inutos ko na mag-double time to protect Manila, no? Yung aming nasasakupan, walang papasok na mga hindi safe for consumption ng mga karne sa lungsod. Nagpalagay na rin po tayo ng mga checkpoint, lalo na ho sa pier at sa mga boundaries, at lahat ng mga public market natin, including private market. Public and private market. Kaya po sana kayo'y maging mapanuri, mga kababayan, no? At magbantay bilang mamimili. Ngayon, iiwasan po ninyo, ito ay konting payo lang, iiwasan ninyo yung mga mapupulang ilaw. Hindi naman kailangan, hindi common na mumutla yung karne, hindi na siya maganda. Hindi naman ibig sabihin ganun. Pero magtaka kayo na kapag namumula ang karne, dala ng ilaw. Kasi there is no point. Kaya iingatan yun. Alam ko, gusto lang maging maganda, ang intensyon ng vendor ay maging maganda at kaigay-gaya ang itsura. Maganda naman yun. Parang marketing strategy yan. Pero, so not to be subjected to abuse, itong mga ganitong bagay, iwasan nyo naman. Kaya, pag mibili kayo ng karne, magsisiyasat din po kayo. At saka, hindi po ibig sabihin na huwag ko kayo magkakamali, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na frozen meat ay ligtas na. Hindi po. Kasi yan, siyempre, ini-import din yan sa abroad. At kailangan yan, dumaan yan sa tamang proseso. Ang NMIC,
o I think yung iba pang ahensya ng gobyerno, ang custom and so on and so forth. So, walang pinakamabisa kundi maging mapanuri sa mga ganitong klaseng pagkain. So, sa atin mga kababayan, no? Ulitin ko, no? Sa loob lamang ng isang buwan at 22 araw, no? Halos 2,689 kilos na po. At hindi po tayo titigil. Dahil ang layunin natin ay magkaroon ng malinis na pagkain ang mga tagalungsod na Manila. Malinis, ligtas, at walang sakit na mga karne na yahain natin sa ating mga mahal sa buhay. At kaya nagkakaroon din ng ganitong klase na mga botcha, no, mga na nag-i-exist sa Manila, o dala ho para rin sa kaalaman ninyo nung mga nagdaang panahon, eh, giniba po nila yung ating slaughterhouse. Nakakalungkot isipin. Wala na po tayong slaughterhouse na maayos, disente, malinis. Oh. Meron ho tayo pansamantalang slaughterhouse. Ginawa po nilang squatter yung mga kababayan natin sa Tondo noong nakaraang administrasyon na yan. Handol lang sila sa isang sulo. Naawa po ako sa mga mantasero, magkakarni, no? Pero yan naman eh, nagdaang panahon na. Gusto ko lang malaman ninyo para hindi naman kayo bulag ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila o bulagin ng sino mang mga tao sa ahensya ng gobyerno. No, bagay na dapat nyo lamang malaman. So, dahil wala tayong slaughterhouse na dating maganda, malaki, malinis, ginawa nilang pulbos. Ngayon, nagkaroon ng pansamantala. Medyo pinag-iingat ko ng maigi dahil yun ay temporary slaughterhouse na talagang mas mahigpit po ngayon dahil yung pasilidad na ginawa ay para hong squatter talaga. Hindi siya akma. Pero magkaganon pa man, pinababantayan ko ng maigi. At nagpapasalamat ako sa ating mga mantasero, mga ngatay, o yung mga magkakarni na pumapasok pa rin at mataas pa rin ang tiwala sa ating Veterinary Inspection Board. O ngayon, mga kababayan, I swear to you, magtatayo po tayo ng bagong, modernong slaughterhouse. As we speak, we are designing, doing electrical engineering details, planning. Yan po ay commitment ko sa inyo. Ibabalik ko ang slaughterhouse ng lungsod ng Maynila na malinis, top of the line, maayos na slaughterhouse. Sapagkat sa ganyang uri ng pasilidad, itong mga to, masasawata natin itong mga to. Maiiwasan ang mga to. Sapagkat pag yan po, natayo na natin, functioning na, wala akong papayagang karning ibebenta sa lungsod ng Maynila na hindi kinatay sa slaughterhouse na itatayo natin sa lungsod ng Maynila. Dahil ang gusto ko, more than anything else, na ang lahat ng hayop, karne, na ibebenta at ipapasok sa lungsod ng Maynila ay malinis at ligtas. Yan po, I swear to you and I swear to God.
magtatayo po tayo ng bagong slaughterhouse sa lungsod ng Maynila. So muli, sa inyong lahat, mga kababayan, pasensya na kayo. Mukhang naistorbo ko yung inyong pananghalian, no? But sakto naman, nananghalian kayo, pinag-uusapan natin yung ulam ninyo. Kaya po, maging mapagmatsyag, mapanuri, hindi ko mumura, pwede na. Minsan, mas delikado pa pagkamura. Ayan yung mga tinatawag na maling pagtitipid. Ha? Sige po, at pagpatuloy na ninyo ang inyong tanghalian, pagpatuloy na ninyo yung pahinga saglit. Alam ko, iba sa inyo, naka-break. So, ito po ang inyong lingkod, ang inyong alkalde, Isko Moreno, lagi nagsasabi na sana, mga kababayan, itong pagsasaayos ng lungsod ng Maynila, ang gobyerno at ang pamayanan, ako po, buong kababaang loob, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tulungan nyo na po kami na makiisa, makibagay sa mga pagsasaayos ng lungsod. Dahil hindi ko po kakayanin mag-isa. Hindi po ako titigil na maglinis ng kalye, ibalik ang kalye sa taong bayan, sa pangkalahatan. Buhayin ang mga parke, itibalik ulit sa tao. Pag-aayos ng gobyerno ng lungsod ng Maynila para sa kapakanan ng tao. Pero mas magiging mabisa po tayo sa pag-ahon muli ng lungsod at maging tunay na kapitolyo ng bansa ang lungsod ng Maynila. Yan po'y mangyayari lamang sa tulong ninyo. Kaya tayo po, mga batang Maynila, wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Naway pagpalain kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Bye.